Good day po sa ating lahat. Welcome na naman po sa aking vlog, my fourth vlog. So today, meron naman tayong lalagyan ng bagong ng battery, MK. MK8295 yung kanyang model. Nakikita nyo naman pag sinerge sa YouTube, lalabas na agad yun. Yung pinaka... bali, nabuksan na rin. Marami ng mga scratch eh. No? Tapos yung strap niya, replacement na. Medyo mahirap kasing hanapan ng strap to. Gawa nung in-design. Makakahanap kayo sa mismong ano, service center niyan, pero medyo mahal. Mahal. Kaya, replacement, pwede na. Papakustomize nyo lang kasi iba yung pinakakapitan ng bracelet nito. Medyo maliit. Hindi siya katulad nung iba na medyo malalapay. Kaya may iba itsura pag ilagyan mo ng replacement. Pero ayos naman na at sa pagagamit mo. Diba? Buksan na natin. Eh maganda kay MK. Maganda yung makina niya. Hindi siya yung basta puchu-puchu lang na tipong disposable. Maganda ang makina niya. May susungkit ka lang naman dyan. Ito. Pag ano kusa ng aangat yun. Masip. Siyempre, testing natin kung malakas pa. Iwasan yung may stock ng battery yung mga relay nyo kasi itong mismong battery na to, ito ang sisira sa loob once na nag-leak na yan. Tapos kumalat na yan dito sa loob. Lalong-lalo na pag naapektuhan nyo na yung pinaka-circuit block niyan. Sabihin na natin tatakbo siya. Pero ano eh, tawag nito, hindi na siya yung ganong kaganda performance. Pwede kasing shorted na yan. Magagamit mo siya. Tipong mga 3 months lang, 6 months, gano'n, 9 months, hindi na yung performance na aabutin pa ng 1 and a half, 2 years, mga gano'n. Kasi napaka-sensitive niyan eh. Magkaroon lang ng konting dumi yan. Negative na yun. Bago. Siyempre, maksel. Itong MK na to, ito yung isa sa nagpauso ng mga oversized na relo eh. Yan, siya nagsimula. Isa rin siya sa nagsimula eh. Na magpauso niyan, oversized.
Sabi nila European size eh. Pero siguro nga kasi malalaki tao mga tao doon. Iba tayo mga Asian medyo. Pero kung susumahin mo, laki di ba? Parang mayroong pitsa ng pool na naman. Pero si MK maganda. Stainless steel. Solid siya kaya medyo mabigat. Alala ko yung runway ko noon na model na runway. Grabe bigat no. Solid pa, stainless yung pinaka bracelet. Kaya sakit sa kamay. Nasa braso pala. Magyan natin ng ano. Silicone grease para sa kanyang water resistant. Sadya itong model to medyo mahirap siya isara kasi gawa ng design ng bracelet eh. Set natin yung oras. Tama naman yung date eh. Bali, multi-function tong model na to. Meron siyang military time. Yung dalawa na yan, chronograph po yan eh. Nakarelate yan dan. Pag pinindot mo, sakalang tatakbo yan. Yun. Stop. Go. Tapos stop ulit. Ito reset. Para bumalik siya sa 00. Yun. Diba? Ang mula sa align. Yun. Iyon, nasa gitnang gitna na siya. Ganun lang yun, pag nawala sa align yung limbawa, nawala sa 00 sa maobra, i-adjust nyo lang yan yun. Di ba yan? Hindi yan na mag-reset yan eh. Oh, dun na. Kaya ilahin nyo lang siya. Pull nyo lang ng pangalawang pull. Huwag na masyadong malakas kasi mamahugot. Medyo napakanipis na alambre lang ang nakalock nun eh. Ayan o, pindutin mo lang naman. Hanggang sa makarating ka dun sa 00. Hindi siya kasi pwedeng bumalik. Clockwise lang siya. Yun. Tapos, balik nyo na yan. Okay na yan. Ihigpitan na natin. Yun. Okay. Working na yan. So, ganun lang. Kung gusto nyo, kung mayroon kayong relo na i-DIY, ganun lang. Yung iba nga, long nose lang yung ginagamit eh. Ito, Shopee lang din. Liit. Pero, kaya naman. Yung gas-gas kasi, hindi may iwasan yun, lalo't pag matigas. Tapos, alanganin pa yung pinaka, ano niya. Yung bukasan gawa nung may design kasi ito eh. Diba? Okay. So, maraming salamat sa mga bago kong subscribers dyan. Thank you. Tsaka siyempre yung mga kaibigan ko. Maraming salamat sa suportang tunay na binibigay nyo. Thank you. Thank you. God bless us all.